Pag kailangan mo ng tulong, may malalapitin ka. Joel Salcedo ang iyong kasama. Hindi ka iiwan, handa ang tulungan. Joel Salcedo ang maaasahan. Ano man ang kwento ng buhay mo, handa siya na makinig sa'yo. Iba't ibang kwento ng buhay mula sa iba't iba na tao. The Story of My Life, programa ni Joel Salcedo na nagbibigay ng aral na ating matututunan. Nagahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Ano man ang problema na ating pinagdadaanan, palagi lang isipin na meron tayong kay. Pag kailangan mo ng tulong, may malalapitan ka. Joel Salcedo ang iyong kasama. Hindi ka iiwan, daming tulungan. Joel Salcedo ang maasahan. Isang inspirasyon na tao na dapat tularan. May paninindigan at handa kanyang damayan. Handa siyang makinig sa bawat muna kwento. Joel Salcedo ay palagi na nandito, na nakahandang tumulong sa mga nangangailangan. Tunay na kaibigan, madaling nalalapitan. Ano man ang problema na ating pinagdadaanan, palagi lang isipin na meron tayong kaibigan. Pag kailangan ng tulong, may malalapitan ka. Joel Salcedo ang iyong kasama. Hindi ka iiwan, handa ang tulungan. Joel Salcedo ang maaasahan. Ano man ang kwento ng buhay mo, handa siya na makinig sa'yo. Pag kailangan mo ng tulong, may malalapitan ka. Joel Salcedo ang iyong kasama. Hindi ka iiwan.
Hello, hello. Yan, meron na siguro ano? Hello? Mic test, hello? Meron na pong sound? Hello? Meron na. Meron na. Okay na. Ah, okay, sige. Ayan. Problema ko nito ay kung ito i try kong tingnan niyo ako may kung naririnig niyo yung sound dito. Yung kay kung may narinig. Kasi may kasama na si Peter. Ayan, may naririnig kayong sound. Sinisipon ka pa lang dadalhin ka na sa ospital. Sipon pa lang at pumunta na doon sa ospital. Ayan. Medyo magkakaroon lang siya ng mga feedback ano kaya so ayan mega love shoutout po sa nandito ngayon magandang gabi sa tagal-tagal po ng panahon ay ngayon lang po uli ako pag sasagot or magbibigay ng reaction sasagot lang po tayo dun sa mga sinabi ni Bal Santos Matubang ito ni BSM ano so maraming nakapanood at marami alam ko na panood nyo at dito ay binanggit yung pangalan ko binanggit at hindi lang basta binanggit ha? At may tukpil or may paratang or siguro yun yung iniisip niya dahil ba't niya iniisip yun dahil dun sa mga syempre sa mga reaction ng mga video yon ng mga nakaraan na mga nakaraang mga taon nung time na tayo ay active dun sa kanilang bakuran. Ayan. So bago diyan ay shout out muna sa iyo Beshi Nix, ayan mega love shout out kay Ninang Berry, kay AMD Pro Light and Sound kay Pinoy Tube. Ayan. So wala tayong mga sound effect ngayon, hindi ko alam kung bakit yung problema nitong ano naririnig ko naman ng maayos dito pero hindi siya lumalabas sa StreamYard. No? Sai C25, so shout out po sa Team Amazona, Pure Amazona, sa lahat na sa Team Bubuli, sa mga nandito. Kay, of course, kay Ma'am Ligia, nandito rin siya. Kay Christine004, mega love shout out. Kay Pratelo Jeric Kasubuan, ayan, mega love shout out sa iyo, Jeric. Sa team sa mga ka-team ko sa Junix ay mega love shout out po magandang araw magandang gabi kay Tom Sword ay maraming salamat pa jacket sir paano ba kita jajakitan wala kasi akong ano eh kasi ang gamit ko is cellphone naka-StreamYard kasi ako kaya hindi ko ma-jajakitan sa ano na lang AMD sa sunod ano doon magja-jacket ako. So hindi pa rin talaga nagbabago itong si ano itong si Bal Santos Matubang. Actually lalo pa siyang naging worse. Naging worse siya. Pati imaginein mo pati mga viewers, pati mga comment ay pinapatulan. Sa dami-dami na nagko-comment tong kay Michelle Japina. O kay MJ, kay Bunso, na ang dami nagko-comment doon. Kapag naglabyan, 900, 1,000, 1,600, pinakamababa na yung 900 dyan, 1,000. Ang dami nagko-comment doon. Lahat ay against. Lahat ay hindi magaganda ang sinasabi. Pero special mention na ako. Ha? Special mention. Ay, hindi na ako magtataka. Ayun nga si Maricel Torres yata, yun na wala namang channel. Wala namang kumbaga hindi naman YouTuber. Pero pinatulan niya. Tinatakot. Ginagawang bata ang mga manonood kapag hindi dakordo sa kanya, kapag hindi sumasang-ayon. So parang martial law, no? Kapag hindi ka sang-ayon, eh, babanatan ka, tatakutin ka. Ha?
tatakutin ni BSM. Ginagawang bata. Ang panakot, puro demanda. Isa cyber libel. Parang tanga lang. Parang ginagawang paslit yung mga manonood. Tatakutin mo, hindi kahit mali na yung ginagawa, okay lang pala. Hindi mo dapat pala punahin. Di ba? Hindi dapat punahin pala yung mga kung nakikita mong mali. Bakit ikaw, Bal Santos Matubang? Di ba pastor ka? Pero anong sabi mo? Ayang si Salcedo, bayot yan. Ulol, sa atin dalawa, ikaw ang bayot. Ikaw ang bakla. Wala kang bayag. Kung meron man, isa lang ang bayag mo. Bakit? Kasi hindi ka marunong magpasunod dyan sa mga aso mo. Di ba? Hindi ka marunong magpasunod dyan sa mga tao mo. Hinahayaan mong lapain ng mga asong ulol, ng mga alaga mo, yung mga tao na mga tinutulungan nyo. Ganon din ang mga sponsor na katulad namin. Kami yung nakatulong sa inyo. Sa inyo, kami yung nakatulong. Pero anong ginawa nyo? Binalahura nyo. Yan ba ang kalingap? Pastor ka ba talaga? Isa kang bula ang pastor. Dapat sa'yo. Noong una, mabait ka. Hanghanga nga kami kasi sa iyo. Kaya nga, napagkaroon tayo ng YouTube channel dahil sa paghanga namin sa iyo. Kaya nga, nagkaroon na rin ako ng YouTube channel dahil gusto namin yung ginagawa mo. Dahil gusto ko yung ginagawa mo. Pero nung tumagal, habang tumatagal, anong ginawa mo? Nag-ampong ka ng mga demonyo na bumabalahura dyan sa mga pinagkakitaan nyo. Ito, tingnan nyo, ipaparinig ko. Tingnan ko kung makikita nyo diyan sa channel. Papakita ko muna. Ito yung live niya kahapon, tingnan nyo. Ayan. Magkita-kits tayo. Huwag na pong gawin yan, ha, na mag-live kayo na grabe ang galit ninyo, naapi na kayo. Pati si Paring Joel Salcedo nakikisabay din. Itong bayot na ito. Sir, huwag ka naman para sabay dyan. Di bagay sa'yo. Ah, nahimik ka po at Paring... So, ay tahimik naman ako, di ba? Narinig nyo ba? Narinig nyo? Okay, late ha? Narinig nyo? Comment ha? Siyempre, natural magko-comment ako. Viewers ako, Bal Santos Matubang. Viewers ako. Lahat tayo, lahat kami may karapatang mag-comment. Nang, kung hindi namin nagugustuhan yung ginagawa mo at may nakikita kaming mali, malaya kami na mag-comment. Bakit kapag yung mga tao na hindi dumadakordo sa iyo o hindi sumasang-ayon, tinatakot mo, didemanda mo, ipopost mo yung picture, gawain ba yan ng isang pastor? Diba? Eh di makapal ang mukha mo dahil ginagawa mo yung mga ganyan. Wala kang hiya na naturingan kang pastor. Isa kang pinuno. Tama nga yung sinabi sa iyo, may nagsabi sa iyo na kumari mo pa yata yun. Na sabi sa iyo, hindi ka mabuting leader. Vlogger, oo. Noon.
Ansap pa nga ako sa'yo eh. Kaya nga nag-sponsor pa nga kami sa'yo. Tapos ano, hinayaan mo na pabalahurain kami dyan sa mga asong ulul na itinayo mo. O tama naman talaga si Michelle Japina. Sinapayatas mo yung lahat ng mga sinasabi tungkol sa'yo. Kaya nakikita mo ako nandun. Hindi ako, kung ako'y nakikisawsaw, sana nag-live na ako ng ganito at tinira kita ng tinira. Hindi naman eh. Sa comment lang ako, nagko-comment bilang viewer, karapatan ko na mag-comment. O di lahat, dapat binabanggit mo lahat ng pangalan na nandun sa comment section na hindi lahat magagandang sinasabi sa'yo. 1,600 viewer ni MJ, ni Michelle Japina. Di ba? Mula sa isang pastor, si Salcedo, bayot yan. O, sa ating dalawa, ikaw ang bayot dahil wala kang paninindigan. Iisang bayag mo. Hindi mo kayang supilin yung mga bunganga ng mga aso mo. Yung mga aso mong ulol nagahaman sa views at sa revenue. Di ba? Galing sa isang pastor ha, magsalita ng ganyan. May mga patayo-tayo pa kayo ng mga simbahan. Para ano? Para lalo kayong magkamal ng salapit? O, tanong lang naman yun. Hindi ko naman sinasabi na yun. O ba? Di ba? Na kayo, patuloy kayong umaman, pero yung mga tinulungan nyo, gulping hihirap pa rin. Di ba? Kayo yung umaman, kayo yung nagkaroon ng malalaking farm, kayo yung nagkaroon ng malalaking bahay, kayo yung nagkaroon ng maraming sasakyan. Isa kang pastor. Tapos ganyan ang namumutawi sa iyong mga bibig. Grabe ka. Di lalo na siguro kung kayo yung tumulong sa amin, baka sabihin nyo mga walang utang na loob. Yan ang mga kikibunin nyo eh. Walang utang na loob. Yung mga vlogger na napunta sa inyo, walang utang na loob kapag umalis. Ako yung humingi ng pasensya dun sa mga nasa Kalingap na sinusuportahan ko. May mga matitino talaga dyan na sa Kalingap na sadyang namang pagtulong lang ang gusto, ang ginagawa. At ako'y parte ng kanilang grupo. Dahil pagtulong, umahanga ako. Pero dito, sa pinunong pulpul na ito, pastor pa na turingan. Pastor yan ha. Ganun ang mga sasabihin. Nasa halip ay puro magaganda. Pangunawa, pagpapatawad at pagmamahal ang mga sasabihin na hindi. Ayan o, ulitin pa natin o. Ulitin. I-rewind natin. Para yan yung diretso natin o. Salcedo, huwag ka na makikis sa kay. Kung may problema ka kayo, Val, itimanda mo. Ha, si Val Santos Matuba. Nakikis sa kay daw. Itimanda nyo. Huwag niyong kay, ipapatulpog kita. Lahat ng mga tao dyan nakikis sa kay. Gusto mo sa mga kakatulpo? Ay, kumusay. Ay, tulpo? Hindi kita tamahan ko pa kayo. Para ano? Wala akong, ako wala akong sinasabi na patutulpo kita. Yung marami doon, yung mga viewers, ang nagsasabi na ipapatulpo ka. Pero ako, hindi ako kahit kailan nagsalita na ipapatulpo kita. Ha? Hindi ako nagsalita na ipapatulpo kita. Gusto mo yung demanda. Eh, di ba't yan din ang ano mo? Ang ginagawa mo ay tinatakot mo yung mga viewers mo na ididimanda kahit walang channel, yung si Maricel Torres nga ba yun? Wala namang ano yun? Wala namang channel? Dahil sinabihan ka ng kulto? React na react ka? Eh dahil totoo siguro. Nasasaktan ka eh. Oh. Ako nga, pag may mga nambabasa akin sa comment section, pag hindi magaganda, nilalive ko ba? Hindi. Doon ko rin lang sinasagot sa comment section.
Pero yung pag-aksayahan ko pa ng panahon, i-live, i-topic, basher, basher man sila, viewer pa rin yan. Hindi mo naman lahat mapiplis ang lahat na magustuhan ka kung hindi nila ako gusto. Paano hindi nila ako magugustuhan? Ayun ang itinanim nyo eh. Ayang si Joel Salcedo, wakwak. Ayun ngayon, may team na ako, team kawakwak. Team wakwak. Maestro, shoutout, Ate Noli. Galing sa isang pastor, pastor ng diet. Na kung magpalayas ng mga tao sa diet, kala mo nabili na niya yung diet. Yang hiya naman ako sa'yo, nabili mo yung diet. Kung magpalayas ka ng mga tao dun. Sa bagay nga, malaki naman yung nabili mong ano, farm. Di ba? Dahil sa mga taong pinagkakitaan nyo na wala namang nabago ang buhay. Nabigyan nyo lang ng grocery bigas. Pagpatayuan ng bahay. Galing naman sa mga sponsor din. Pastor ka? Pastor ka pa? Hindi ka dapat pastor. Isa kang bulaang pastor. Bal Santos Matubang, isa kang bulaang pastor. Pati viewer, pinapatos mo. Nako. Buhay na naman daw ang bayot. O, sinong bayot sa amin? Mas bayot yan. Yan, yung pinuno. Walang bayag. Husto sa pananakot. Yun, sige, tumawag ka. Hilig-hilig mo magtatawag sa live ng mga kamag-anak mo, mga pulis kuno, mga kernel, na mga kutongero na nanghihingi sa'yo ng panggas. Humingi ka lang ng tulong at panghingi ng gas. Kamag-anak ka nga, kinukutungan ka pa. Eh, di lalo na yung mga ibang tao. Eh, pagmamalaki mo yung mga kamag-anak kung nasa krami ba yan nagtatrabaho. Para ikaw laging panakot, ididimanda sa cybercrime bully. Ikaw nga ang numero unong bully. Ikaw ang pinuno ng mga bully. Dapat kung may ididimanda, ikaw yun. Kayo, yung grupo mo. Hilig na hilig yung mambuli. Sinisira nyo yung mga tinutulungan nyo pag hindi nagustuhan. Pag hindi nyo nagustuhan. At sinuway kayo. Ibubuli nyo na. Hayaan mo nang ipalapa dun sa mga aso mo ulol. Yung totoo, real talk tayo. Real talk. Yung kay yung do sa bata kay Jimel, kaya nyo tinulungan talaga si ma-DSW makuha yung bata. Dahil lang totoo, gusto nyong paghigantihan si Nanay Ligaya, si Tia Marity. Gusto nyong makuhas doon yung bata, hindi dahil sa gusto nyong matulungan yung ina para makuha yung bata. Hindi 'yun ang totoo. Gusto nyo lang pasakitan si Nanay Ligaya. At saka yung tiyahin, yung pamilya ni Nanay Ligaya. Kaya nyo kinuha yung bata at para mapunta dun sa ina. Dahil kung totoo na yun lang yung inyong plano, sana yung bata nandun sa ina, wala sa poder nyo. Dahil pwede naman yan tulungan mag-aral kung nandun sa ina. Di ba ang kaya gustong makasama ng ina yung kanyang anak? O bakit nasa inyo? Di ba dapat nandun sa ina? Yabang kasi may pera sa samantlalang noon, walang pera. Kaya mabuti pa nung walang pera yung mga yan. Hanga-hanga pa tayo, nagpapadala pa tayo at nagbibigay ng sponsor sa kanila. Hanga-hanga tayo. Di ba? Dudong Roel, shoutout, Wino H. Abel, why become evil too? I am Paloma, mega love, shoutout.
Hilda Managbanag, hello Kuya Bal. Wala dito si Kuya mo. Hindi man dapat tawag na Kuya yan. Hindi man dapat siyang tawagin Kuya. Dahil hindi naman niyang karikire-respeto sa ginagawa niya. Hinayaan. Mabalik ko lang, ano? Hinayaan niya na tawagin Unggoy si Nanay Ligaya, 87 years old. Hinayaan niyang mabalahura ang matanda na 87 years old. Pastor ka, hinayaan mo na lapain ng mga asong ulol ang isang 87 years old. Kaya nasabi dito, ayan, Headlight, na isa kang protector ng demonyo. Kaya ka nasabing gano'n. Eh kasi, hindi naman gawain ng anghel yun. Gawain ba ng anghel yun? Nasabihang Unggoy, mag-inang Unggoy, si Nanay Ligaya at si Nanay, si Tia Maribi. Ngayon, sinong bayot sa atin? Ikaw. Kasi puro ka salita. Puro ka dakdak. Ako, nagko-comment lang ako. Natural, magko-comment ako. Hindi mo kasi matanggap ano, na yung si Michelle Japina ay may mga kaalyado, maraming nagsasimpatiya. Ay kumbagang matino kang tao. Kung matino kang tao at maayos kang pastor, sasabihin mo kay Japina, ayaw mo, kabit kita? Sinabihan mo si Japina ng ganun? Ayaw mo, kabit kita? Isang pastor? Sasabihin mo ganyan, tapos tatanggi mo na hindi ikaw ang hindi ikaw yun nagsabi. Ano yun? Nag-text ng kusa? Ayaw mo, kabit kita? Nakaloka nga yung mga talagang mahirap ng yumaman, nagbabago na. Di ba? Ay, nako. Puro kayo, ano, Marilyn Chang, Lokring, left the group. Kalampitos TV, sir, shoutout po. Ang daming down. Huwag niyo sabihin ano ha, nakikisawsaw ako sa inyo. Hindi ako nakikisawsaw dahil never ko kayong nilive. Hindi ako nagko-comment sa mga nang ganito, yung kinukontent kayo. Kundi ako, nagko-comment lang kung ano yung aking naranasan sa inyo, sa inyong grupo, yung naranasan namin, na yun ang totoo, pinabalahura nyo kami. Di ba? Sabi mo sa akin nun, wag na akong sumagot, titigil din yan. Sa halip na ang sabihin mo, ahayaan mo't sasabihan ko itong mga asong ulol na ito na tumigil sila sa pag-re-reaction tungkol sa iyo. Pero anong ginawa? Wala kang sinabi. Sabi mo, sige, huwag ka nang sumagot. Hayaan mo sila, tatahimik din. Tama ba yun? Yung mga kung anong tama ng mabuting leader, yun ba yung dapat na attitude na yun ang sabihin mo? Sa halip na pagsabihan mo yung mga aso mong ulol. Naturingan kang pastor. Pati si Ate Mylene na pinabanatan mo. Sige, banatan na. Yun na lang kay Nanay Ligaya na 87 years old, 86 that time. Pinabanatan mo, hinayaan mong balahurain ng mga tao mo na isa kang pastor na sa halip ay puro pagmamahal ang iyong sabihin dyan sa mga tao mo. Tapos pag nasasabihan ka ng mga panakot mo, demanda, cyber libel, utot mo, magdemanda ka, tumawag ka ulit doon sa ano mo, sa iyong kamag-anak, sa kamag-anak mong kutungiro, pahingi daw ng panggas, padala sa GCash, kernel, kernel lang hingi ng panggas. Hello ko, Grave.
Naku po. Ay, nandito si Ruel Malalag. Good morning po mga kalingap. Nagpalipad po si Ruel of Malalag. Ay, ako'y mangingi ng pasensya kay, ano, kay Sir, ay, hindi pala. Kung medyo man si nakikinig, kung may nakikinig man dyan, ng mga taga kalingap ng mga matitino, ng mga vlogger. Pasensya na po. Nahihiya ako dahil nababanatan ko itong tao niya, itong mga pinuno nila, ninyo. Pero wala po tayo, wala. Ito po ay balmatubang at between sa akin. Sa iba, labas po. Labas. Sumusuporta ako kay Michelle Japina dahil alam ko na totoo yung mga sinasabi niya. Kaya nagko-comment ako. Ganon din kay Payatas Boy. Dahil sila, may mga ebidensya na pinapakita para paniwalaan, para yung simpatiya ay mapunta sa kanila dahil totoo yung kanilang mga sinasabi. Gomez Maria, shoutout sa Team Bubuli. Di ba? Naturingan kang pastor, pastor na pulpul. Sasabihin mo si Salcedo, bayot yan. Ikaw ang bayot. Wala kang bayan. Hindi ka marunong magpasunod ng mga tao mo. Sasabihin mo pa kay Michelle Japina, ayaw mo kabit kita? Alice, ako matagal na akong naging kasubaybay sa Kalingap. Kaya alam po ang totoong mga nangyayari. Tricia Ella Ford, salamat. Shoutout. Hindi ako galit. Hindi ako galit. So, nadidismaya lang ako sa'yo, Bal Santos Matubang. Alam, kasi, ikaw, million subscriber ka? Million? Ako isa, 7,000. Ikaw ang nagturo. Ikaw ang nagsabi dyan sa mga tao na huwag niyong papatulan yung mga nag-re-react, yung mga nagko-comment na mga mga content subscriber, huwag niyong papatulan. Makikilala lang yan. Makikilala lang. Anong ginagawa mo? Ilang milyon subscriber ka na ba? Ay, ako 7,000, wala pa sa 1% ng iyong subscriber. Masakit ang katotohanan, di ba ga? Masakit. Hindi mo matanggap na masakit ang katotohanan, Bal Santos, na yung isang Michelle Japina ay mayroong Joe Mart na kakampi at may nagko-comment na Joel Salcedo na minsan ay binalahura nyo, na hinayaan mong mabalahura kahit ang totoo nakatulong sa inyo at puro kasinungalingan yung mga sinabi ng mga aso mong ulol. Na kami yung pinagbintangan kung bakit nagbago si Jimel. Oh. Ha? Ma'am Carla, hello po, good morning. Michelle Japina, MJ. Di ba? Ang kapal ng mukha mo, Bal Santos Matubang. Sa totoo lang. Nagagawa mong sabihin yung mga ganyan na isa kang pastor. Pasimple ka lang. At sabihin, yan si Salcedo, bayot yan. Oh. At syempre, sasabihin mo, dahil marami nakikinig sa'yo, tuwan-tuwa, dadaanin sa biro, pangisingisi, ngising aso. Ngising aso ka, yan ba ang pastor? Ang pastor ng dait na kung magpalaya sa mga tao, kala mo nabili yung dait, yung hiya naman kami sa'yo. Sasabihin mo na hindi magulo yung kalinga. Eh kung hindi magulo, bakit may mga defender ka? Ngayon, sige, palapa muli ako dun sa mga tao mo.
sa mga tao mo, dun sa mga aso mong ulol. Palapa mo. O banata niyo yan si Salcedo. Masakit na, no? Masakit yung katotohanan na yung mga tao na dikit sa'yo ay kinakalaban ka. Totoo naman talaga na hindi ka naman totoo magaling na leader. Dapat ano ka na lang eh. Dapat nag-charity ka lang na nag-charity. Tumulong ka lang ng tumulong. Pero yung mga, kung ano-anong mga pinagagawa mo na mga defender na yan, na mga balahurang reaksyonism. Pati si, ang 87, 88 years old na si Nanay Ligaya, pinalapa mo. Na kinuha mo yung bata. Kinuha ninyo yung bata para pasakitan itong taong ito. Dahil lang totoo yun. Kasi kung hindi, dapat nandun sa ina yun. Siya ang kasama yung ina. Nakakasama yung mga kapatid. Salamat po sa mga bagong nag-sub. Akakoso PJ. Kapal na mukha niyan, pinagalitan niya daw niya talaga si Michelle Japina para mag-shoot siya na banga. Tapos pinapagawa ng ninja reactor at pinapag-commit ng masama. Di ba? Na lahat pinaplano niyo. Kay Michelle, pinaplano niyo na kesyo pasok na sa cybercrime, na pasok na siya sa banga at ididimanda mo. Mga panakot mo, mga puro ka demanda. Yan ba ang isang mabuting pastor? Nagkamal ka lang ng salapi. Kaya ang mga katulad mo sa dagat-dagatang apoy mapupunta, isa kang bulaan na propeta. Dearest Ness, shout out po. Ano na nangyari sa nanay ni Jimel? Ayun niya, ano na nga ba nangyari? Ano nang nangyari doon? Yeah. Ang huling balita ako, yung mga anak no na kambal, yung anak sa huli, eh, wala din naman doon sa ina, nandun sa ama. Oh. Hindi nyo man lang, kung talaga kayong mabubuting tao kayo, ha, at makatao, yung bata si Jimel, sana pinapunta nyo doon sa lunahin ng bakasyon. Pinadadalaw nyo. Pinag-stay nyo. Dahil buong buhay nung bata, mula maliit pa hanggang sa paglaki, eh doon na yun lumaki. Ni hindi nyo malaang na at makapag-usap, makapag-banding. Ganun na rin at makapag-reconcile kung ano man yung mga naging nangyari noong una, ay matatabunan yun, magkakaroon ng kapatawaran at magiging maayos. Pero wala, anong ginawa nyo? Nilayo nyo nang nilayo yung bata. Kay Nanay Ligaya. At ganoon din sa mga pinsan, sa mga kamag-anak. Kaya nga, Big Butterfly, yun nga yung sinasabi namin. Pwede naman nilang tulungan yung bata eh, kahit nandun sa ina yun. Eh. Okay, sige. Karapatan naman talaga ng ina na mapunta sa kanya yun. So, pero dapat nasa kanya. Wala sa bahay ampunan. Hindi pinaampun. Paano? Dahil sa eskola? Pwede nyo mga eskola rin kahit nasaan yun. Hmm. Kung wala daw sila, paano ng mga mahihirap? Ang kalukuhan mo. Hang tough, salamat po. Namataya na nga ang kapatid ni Jimel, di naman pinaalam kay Jimel. Kaya nga eh. Namatay ang tiya, namatay ang si Chaning, namatay. Hmm. Samantalang yun, kung nandun sa puder nung ina, namatay yung tiyahin, at least nakapunta. Nakapaglamay, namatay yung kapatid, nalaman ni Jimel na namatay yung kapatid. Ang dami ninyong ipinagkait dun sa bata na mga okasyon o mga halagang araw, importanteng araw na nawala dun sa bata. Dahil kinuha nyo, dahil sa kagustuhan nyo na magantihan si Nanay Ligaya at si Tia Maribik, na kinuha nyo yung bata
Kaya nandun. Yes, kaya nandun. E kung yan ay nandun sa, ano, sa, na, e kung yan ay, pwede naman nilang tulungan doon kung nandun sa, ano, sa tunay na ina. Pero kasi ginagaya si, ano, ikatikram. Ginagaya, nandun si Dave, nandun si Luis, may mga batang, ano. E iba naman ang sitwasyon nun, nung mga yun. E naaalagaan din namang mabuti yun doon sa akin na nanay liga. Hindi naman pinapabayaan. Kaya nga mahal na mahal yung lulahin, yung nanay. Yun, yun ang totoo. Real talk. Kinuha niyo yung bata para saktan si Nanay Ligaya at si Tia Maribel. Yun ang totoo doon. Tama, Ren Gomez. Huwag silang magyabang. Sige, ipalapa mo ako doon sa mga aso mo. Palapa mo. Ipalapa mo ako. Hindi ko naman sila papatulan. Kahit na punuin nyo yung araw-arawin nyo ako. Ikaw lang. Ikaw lang ang papatulan ko, BSM. Talaga, malayo sila kay Tikram. Nung bakasyon, no, dapat eh yung bata, maano man lang doon, tawag dito, yung bata, mapunta doon sa lulahin bakasyon para at least makasama man lang. Wala man lang effort, wala man lang ka-effort na gawin yun. Gumawa na kami ng paraan. Gumawa na kami ni Ninang Berry ng paraan, ni Ninang Alma, na makita nung apo yung kanyang lulahin. At yun nga, sinet up natin dun sa hotel ni Madam Laber that time. Kami ang may ano nun, kami ang may plan nun. Kami ang nag-organize nun. Para magkita lang yung maglola. Pero, wala. Yun lang din yung pagkikita nila. Tapos wala na. Pati pabahay ni Maylin planado nila para mabawi yung bahay pagkatapos kumita ng milyon na tao. Binalahura pa. Eh, yun na nga eh. You know, Sir Nestor, pinalalayo ang loob sa lula. Eh, dito nagsimula yan na yung mga yung Bayot, Bakla, si Salcedo, si Joel. Kasi gawa doon sa bata. Dahil tinutulungan ko yung bata. Dahil kami yung tumutulong. Yun na, inano na na-type ko daw si Jimel. Pag wala kayong maiba to, yun ang pambato nyo, bakla. Wala na bang iba? Noon pa yan eh, hanggang ngayon ba naman, yan pa rin? Eh, mas gugustuhin ko pa naman maging bakla kaysa maging pastor na bulaan at nukno ka ng yabang at nukno ka ng sinungaling. Yung sabi mong bakla, may ibang umaray eh. Yung kasama mo dyan eh. Di ba? Pero sa atin dalawa, ikaw, bakla dahil wala kang paninindigan. Dahil wala, hindi ka marunong magpasunod ng mga tao mo. Pati di mo pinanin ako para magipit si Mylin at nagka-bad issue. Tama, sir. Tama po, sir. Mayabang. Sinungaling. Bula ang pastor. Correct. Bunso MJ, bring me here. Thank you, Sir Archie. Wala talaga, Sir Roberto. Wala. Pastor yan, ha? Okay lang sana kung ano eh. Yung iba yung magsabi eh, yung mga aso niya. Hindi ko naman papansinin yun. Wala sa akin yun. Wala sa akin yung mga yun. Kahit sa kalingkingan, hindi ako nagyayabang. Pero wala sila sa kalingkingan ko. Yun, lalo na yung luka-luka dun sa Amerika. Nakapagkayabang-yabang. Wala naman palang pera. Hindi naman kayang makauwi ng Pilipinas dahil walang pang ticket.
Yung iba kasi hindi ko pinapanood eh. Hindi ko napapanood, hindi ko na ano, hindi yung ibang mga reaction. Ako din, wala naman akong pinapanood sa mga yan. Kahit yan din binabanatan ako nung luka-luka doon. Hindi yung binapansin. Hindi ko naman kalabel yung papansinin. Ah, okay na si ano doon. Ayaan ko na yung kay Beshinix, kay Andrea D, kay si Limor. Eh, meron pa yan, si Joe Marco. Galing-galing mag-reaction. Kumpleto. Yung mga Voltes 7 pa at manok-manok na yan. Yes, oo. Gusto pa tumira sa kondo. Oo. Niligwa ko nga. Nakabook ko na yun eh. Yung ano na yun. Pre-refer ko na pag sinabi niya sa akin eh basta hindi ko na yun ipapa hindi ko na yun pa hindi na kukuha ng mga guest. Bukas bro, kuyog ka. Ah, kuyos lang. Kuyugin nila ako. Sanay na sanay na ako dyan. Simula't simula pa. 2 years ago. Lahat siyang mga yan. Dami pa yan eh. Dami. Isa lang akong lumalaban noon. Isa lang. Pero hindi ako nagpatinag. Kala nila matitinag ako sa kanila. Mga tuuto kayo. Ngik-ngik nyo. Tama, madami dito sa abroad wannabe sponsor gusto magyabang sa Pinas dahil di nila kaya magyabang sa abroad. Tama po, oh, Eddie. Ready naman ako dyan sa mga yan. Wala namang ano yan. Wala namang masasabihin lang yan. Wakwak, sinulot si Jimel. Yun lang naman yung gusto mong mag- hindi samantalang simula't simula pa, kami lang naman yung sponsor. Wala pang 100,000 yung si Kalinga Prab, yung sira. Ilan lang ang subscriber niya, no? Nasa 70 plus lang. Yung nag-sponsor ako dyan, dyan sa kanila. Kaganda ng flow. Sponsor, gano'n. May video. Dahil lang doon sa upuan at lamesa. Doon lang sa lamesa. Ay, sa upuan niya, upuan. Sa upuan na in-upload. In-upload ko yung upuan. Dahil anong tagal na, buwan na ang inabot hanggang inakailang ulit ng pabalik-balik doon, hindi naman binibigay yung in-sponsor ko na upuan. Upuan lang. O, inainip ako, hindi binigay ko na. Ako na nagpabili direct. O, yun, nag-ano na. Na sinunod ko na daw. At nagbago yung bata, ako daw yung may kasalanan. Sinulsulan daw namin. Sabi ko, ba't ninyo tanungin yung bata kung anong dahilan? Kung anong dahilan kung ba't nagbago? At ako yung sisihin nyo. Sinulsulan, tapos lumabas na nga itong 3 million na ibibigay ko daw dun sa bata. Hindi makaintindi ng mga kanyang mga taong ito, nang hindi makaintindi ng explanation ko. Educational plan yung kinuha namin. Ay, may nagbasa pa ang comment. May nabasa pa akong comment na sabi, nasaan na yung 3 million na ibigay daw dun sa regiment? Tanga ka, edi nandun sa ano, sa nasa kumpanya, nasa educational plan nga yun eh. Investment at educational plan yun. Na pagdating ng araw, ayun yung magiging ano niya. Pagdating niya ng tamang age. So, kung hindi niya gagalawin yung investment, aabot ang milyon. At yung sinabi ko lang 3 million ha, pero ang totoo, mahigit pa doon ang aabuti noon. Mahigit pa sa 3 million. Palibasa kasi, hindi kayo nakakaintindi ng educational plan, ng investment, ng insurance, hindi nyo alam yung mga ganun kasi siguro wala kayong experience sa ganyan. Anong DSW brands ba ang kalingap? Minor de edad kinukupo. Ewan ko po, dahil lang sa pagkakaalam ko, inano naman siya, pinayagan ng ina doon sa naibigay doon. Kaya ang karapatan lahat nasa ilang, ano man yung decision.
So wala na tayong ano doon. Pero ang dapat doon, kung talagang totoo na nagmamalasakit kayo doon sa bata at doon sa ina, sana magkasama sila. Hindi yun yung pinaghiwalay. So hindi pa rin naging magkakilala yung mag-ina. Kasi lumalaki sila yung bata na hindi kasama yung magulang, yung ina. O di sana man lang, sinabihan nyo na, ay sige po, pag maluwag, mahabang bakasyon, papupuntahin man lang namin dyan yung bata. Doon, kinanay ligaya, at least makasama. Pero hindi, kasi ano mo kung bakit? Kasi nga, gusto nilang maghiganti kinanay ligaya. Dahil doon sa nangyari noon. Now, sila naman ang may kasalanan. Dahil sa hindi nila isinauli yung bata. Doon sa ipinangako nilang araw. Hanggang sa nagkasakit yung bata. Hmm. Tapos ngayon, nung nagbago yung bata, sisisihin na ako. Kami ni Naninang, kaming mga sponsor. Nasa lang mga pag-utak nyo. Mabuti na lang, may mga tao para na naniwala naman, na anong dami naniwala na sa akin. Diyos ay pinaglalabang ko nung, na dati mag-isa lang akong lumalaban. Ayun, dati nun, natatandaan ko na napagtatanggol ako ni Commander Churba that time. Kahit hindi ko kilala si Commander Churba. May nag-send sa akin lahat ng usapan nila, Michelle Japina, planado ni PSM lahat. Diba? Lahat. Tingnan mo ha, isang pastor nagpaplano ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Gawain ba yan ng mabuting pastor? Tanong. Gawain ba yan ng mabuting pastor? Hindi. Hindi yan gawain ng mabuting pastor. Yan ay gawain ng demonyo, ng makademonyong pastor. Yes, Ed E. Buhay ang parents, pero iba ang nag-aalaga. Correct, ang mahalaga sa kanya itong sign ng dollars. Diba? O nga naman, siyempre, nandun sa pudor nila. Eh, lahat ng sponsor sa kanila. Hmm. Pero hindi ko alam kung talaga naaalagaan yung bata doon. I don't think na talaga nasusubaybayan. Siguro. Paminsan. Bukas, dimulis na lahat. Bukas siguro na dimulis na Sedi. Kasi nga. Para ingat sila doon sa mga nag screenshot. Kami 15 sponsor. Hmm. Nagalit sila kasi nabawasan sila ng malaking sponsor, Sir Joel Salcedo, Madam Alma, at iba pa. Ayan, oh. Ito yan, oh, si ano, para lang magkaroon kayo ng idea. Si July Paunil, paano ba nakilala yan ni BSM? Ano nang ilala? Dahil kay Ninang Alma. Pinakilala ni Ninang Alma kay BSN. Hmm. Tapos ano, wala na. Itsapwera na si Ninang Alma nung wala. Si Ninang Alma ang tumatawag, nakikipag-usap kay BSN. Pag may padala, ang grupo nila. Kasama si Ninang doon eh. Ninang Alma doon sa grupo nila yung naging co-host na yun. Dami kaya. Meron pa dyan isang vlogger, taga Pangasinan. Yumabang na rin. Kala mo na kung sino. Kung hindi dahil sa amin Ninang Alma, hindi naman nakarating ng Dait yun. Pero nung nandun na sa Dait, wala na, it's a kwera ka na. Hindi ka na halos pinapansin. Ini-invite mo, hindi, ano. Mahina ba? Diba? O yung mga, ano, ito yung, sa mga akala, dyan, na, kasi hanggang ngayon, tuloy pa rin. Doon sa mga, tuloy pa rin yung aming
dito sa bata, ano, yung educational plan. Kinuha namin ng educational plan yung bata. Yun yung inisyu nila sa amin na ano. Hindi ko makita dito. Na hanggang ngayon, okay, binabayaran namin yung educational plan ng bata. Na pagdating ng araw, magiging million yun. Kapag dahil nag-i-interest, bukod yung ano ha, bukod yung gagamitin every time ng bata, pagdating niya ng 18 years old, magagamit niya yun. Dire-diretso yun, baka akala nung iba, eh, nagyabang lang kami noong na yun sa ano. Tuloy-tuloy yun. Hanggang ngayon ay ano pa rin yan. Hindi ko makita dito sa aking isinave na ano eh. Break time po sa work now here. Ma'am Cecilia Watanabe. Akala yata ng mga ano na to. Ayan o, ito to. Ipapakita ko sa inyo ha. Akala yata, puro lang kami salita. Kami, pag nag-sponsor kami, talagang sponsor. Hindi sponsor-sponsoran lang. Ano nga ba yun? On duty rin, break time. Salamat po sa mga ano dyan, nandyan. Mas may karapatan ba si Rab sa GML kaysa biological father? Mas may karapatan siyempre yung ama. Ang kaso ay yung ina, kasi hindi sila kasal eh. Kaya ang lahat ng karapatan doon sa ina. Kung ano mga gusto. Pero siyempre kung ipaglalaban ng ama, may ano rin. Kailan siyempre, paano ipaglalaban? Eh, hindi rin may paglaban nung ama dahil din sa kakapusan. Saksi ako bro. Ayan. Salamat Cindy. Kiss me, shout out. Ayan oh. Oh. Ito yung ayan. Kailan to? January 7, 2023 pa ito. Ayan. O, yan yung binabayad namin sa na educational. Ayan. Ito ay April. Kaya doon sa mga naghahanap, nasa na daw yung 3 million. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito yung last o. Oh, October 12. Ayan. October 12. Ayan. October 12. Pilam Life. Ayan, oh. Ayan. 15,000 binabayad namin every 3 months. Ayan. Oh. So, yan yung magiging ano ng bata. Yan yung magiging puhunang paglaki. Pag nagpakasal yan, nag-asawa, ayan, pwede niyang withdrawin yun. Kumuha lang siya ng kahit konti doon para gamitin niya sa business, kung ano man. Hindi man siya mag ano. Di ba? Dali ah. Basta boss always take care.
Dito ako nang actually nung pa ako gigil na gigil diyan eh kay ano, tulang kay BSN. Kaya talaga hinayaan ko na lang kasi that time si MJ kasi that time ay pinipilit niyang linisin yung pangalan niya. So hindi ko masabi din na bakit ka pa mag-aano diyan? Bakit ka pa ipagsisiksikan mo yung sarili mo eh ganyan oh, binalahura ka na, hinahayaan ka mabalahura. Kasi gustong, ano, naiintindihan ko naman si MJ doon, yung gusto niyang linisin yung pangalan niya, kaya pilit niya na binabalik yung sarili niya doon sa pagtatanggol kay, ano, kay BS. Kaya ko, kasi dito, yung sinabi niya na, ano, kung kapatid ko lang yan si Michelle, ay, naku, baka yan, eh, hindi ko titigilan yan. Yung sabihin niya na, ayaw mo, kabit kita. Pastor ka, sasabihin mo yun? Ayaw mo, kabit kita? Asa nang utak mo? Tapos pag nasabihan ka ng hindi maganda, feeling mo, biktima ka? Feeling mo, ikaw ang kinakawawa at pinagkakaisahan? Sa totoo lang, yung mga asong ulol mo dyan, kaya naman nagsisiksik yan dyan dahil sa abuse eh. Diba? Sa abuse. Pero kung ikaw gano'n may matinong tao, nakikita mong binabalahura yung mga subject, aba ay dapat sawayin mo. Bilang ama, sawayin mo yung mga yan. Hindi mo dapat yan patuloy na kinakampihan. Kami na tumulong ang lumabas na masama. Disgusting na pastor. Hindi dapat pagtatanggol sa Senyor Aguila, palipad ang gusto niyan. Correct. May mga parinig pa na walang nagpapalipad daw. Diyos mio. Sobra ko sila inalagaan, minahal. Correct. Saksi naman lahat, Michelle, kung paano mo nagmukha ka ng antanga eh. Nagmukha ka ng baliw sa pagtatanggol diyan sa para malinis yung pangalan dahil doon sa mga balahurang inalagaan niyang mga asong ulol. Mga ulol. Mas magaling pa nga si Kuya Bro kaysa sa kanya, kaso takot din si Kuya Bro kay BSN. Eh kapatid kasi eh. Kaya kumbaga kahit paano nandun yung paggalang eh. Pagrespeto eh. Patawag sa Senado yan ang maibistigahan. Naghahamula. Sabi ni BSM, ni Bal Santos ay, gusto na ano, bakit daw kay Tulpo, doon daw sa ano, kay Bongbong Marcos. Baka dumating yung araw na yon. Baka dumating. Huwag kang papasigurado. Huwag kang maging kalmado. Kahit isama mo pa yung mga kernel mong kamag-anak na kutungero. Pahingi daw ng panggas. Naka-live. Nakalimutan. Hindi niya alam naka-live. Nangihingi ng panggas. Pero wala mga reactionist na nag-react doon. Ha? Na yung kamag-anak ni Bel Santos matubang nangihingi ng panggas. Anong klaseng kernel yun? Anong klaseng pulis yun? Eh kahit siguro ako balot vendor, hindi man ako manghingi ng panggas. Sana nga, ano, dumating yung pagkakataon na yan. Ano? Bal Santos Matubang. Sino sa atin ang bayo? Di ba ikaw? Dahil wala kang bayag, wala kang paninindigan. Dadaanin mo lang sa mga pangising-ising aso. Salcido. Bayot yan. Anong klase kang tao? Anong klase kang pastor? Pati mga pamangkin mo, si Brother Jose. Ay, kamag-anak mo, sa halip na kausapin mo lang yan. Hindi mo kailangan i-live-live yan. Kung talaga kayo magkamag-anak.
kung tinuturing mong kamag-anak yan. At yung anak mo, na wala rin paninindigan, wala rin buto. O, sino sa atin ang mga walang bayag at bakla? Mga sinabihan ko na dati pa. Nakiusap pa ako na huwag sabihin dun sa, nasabihin dun sa mga follower, sa mga viewer na hindi totoo, na ako ang may kasalanan, na hindi ko sinusunod at ako'y pinayagan mo na mag-upload ang video. Pero ano, ginawa? Wala. May isang salita, wala. Ang sabi lang sa akin, hindi ko po makukontrol ang hindi ko po, wala po akong magagawa kung ano yung, kumbaga hindi niya kayang kontrolin yung mga tao. Eh at least, okay, sige, hindi mo kayang kontrolin, at least sinabi mo. Okay na sa akin yun na sinabi. Pero hindi, inayaan niyang lapain ako. Tanong niya daw ako, ako daw nung kabit niya ako. Tapos sagutin kami ni Edna sa live niya. Siya daw akong kausap niya na naka-screen record sa akin. Why call kuya Bayot? Hindi ba ang Bayot nasa teritoryo mo? Hindi lang Bayot, Budol pa. Yes, ma'am. Ayun na dyan si Ma'am Lydia. Oh, di ba? Kaya nga, ang Umaray yung ano eh, ngayong nasa tabi niya eh. Ang Umaray sa pagiging Bayot. Sinabihan niya si Bro Jose na magsolo at kaya naman daw. Ganun ang ginawa niya kay Brother Jose na magsolo gagawin. Kaya, di ba? Saan nakakita? No? Eh, kung yung pamangkin, kamag-anak nga eh, kung ginanun, trinato niya na ganun, nilang mag-ama. Ako pa, kami pa kaya na mga hindi naman kami kaano-ano. O, di ba? Mas masaho. Buti na lang, si Brother Jose may prinsipyo at may paninindigan. Kahit pa kamag-anak ka, kung mali ka, nasa tama siya, paninindigan niya. Puro kaplastikan yung mga binablog niyo. Natatandaan ko yung kay Brother Jose. Binigyan ni Kalinga Prab daw ng pera para doon sa pagpagawa ng bahay. Ay putek, yun naman pala ay utang. Hindi binigyan, inutang. Dapat ganun. Hindi niya sasabihin na binigyan. Binigyan ng pera, tinulungan. Yun naman pala ay inutang. Utang. O, para ano? Para mabango kayo sa mga tao. Para sabihin, ah, mabait. Di ba? May mga godless-godless pa sa dulo ng video. Puro kaipokrito, ha? Yes, Gloria. Kaya umalis si Brother Jose. Sa halip na ipagtanggol ng anak, wala, lalo pang diniin. Sa halip na ayusin, diniin pa. Mas takot sa viewer. Kesa dun sa masira yung relasyon, mas pinanigan yung mga viewer kesa dun sa kamag-anak para maayos. Para ayusin. Grabe din kasi yung lahat pagkabalahura nila kay Brother Jose. Pero, hanga ako nandigan talaga siya. Kaya nga eh. Pero hanga ako nandigan talaga siya. Correct. Naka-vlog na, tulong yun pala, utang. Grabe pala si Rab. Hanga pa naman ako sa kanya. Sa totoo nga sabi ni Brother Jose, guwapo lang. Maganda lalaki lang. May tsura lang. Pero ubod ng sinungaling. Ikaw pa ni Bangkay, ikaw daw lumandi sa kanya. Dapat dyan, tinuluyan mo na dahil binabalahura niyang Bangkay na yan. Lumandi.
Anong siya yung malandi? Mas malandi pa siya sa bakang nangangandi. Di ba? Million subscriber mo, Bal Santos Matubang. Million ang subscriber mo. Pinuna mo ang 7,000 subscriber na si Joel Salcedo. Ang dami nagkukomment doon. Kung sa bagay, yun yung si Maricel Torres eh, binantaan mo eh. Ayaw mo palang nakukomentan kayo ng hindi maganda. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Kung ayaw nyong makomentan kayo. Bella Thompson, shout out. Ayaw mo na sa kanya, Gloria. Yan ang mga padali nyo. Pag wala kasi kayong may bato, yan ang sasabihin nyo. Ay, bayot. Bayot yan. Wala kasi kayong may pukul eh. Wala. Para namang nakasama nyo ako at nakatabi ko na kayo sa kahit sa upuan. Pugong Behero is the best na vlogger. Mahilig manakot. Eh, puro pananakot lang nga yan, Pilcom. Yan si BSM. Gawin mo. Puro ka cyber libel. Sabay, madali naman mag-ako ng cyber libel. Basta magpakita ka lang ng parang pasok doon cyber libel. Then may mga, may mga pag-uusap yan. Then may mga pagpapatawag, tingnan kung pasok. Eh kung hindi pasok, eh nag-file ka, kung pasok, eh di, eh pasok. Si Rapi Tulpong, sa daming kaso ng mga libelous, wala naman nangyayari. Diyos ko naman, puro panakot. Matakot kayo, ang ito ang katakutan nyo, yung karma sa inyo. Yung karma sa iyo, Balma Santos Matubang, yung karma. Kasi pastor ka eh. Okay, sana kung hindi ka pastor. Okay lang, maintindihan ko pa yung mga sasabihin mo. Yung mga lalabas sa bibig mo. Maintindihan pa kita. Kung hindi ka pastor, kaso pastor ka eh. May patayo-tayo pa kayo ng simbahan eh. So, totoo, di ba? O, sino bang nagpayaman? Kumusta na may mga tinulungan niya? Yumaman ba? Naging maayos na ba yung buhay? Asan na yung mga pinangako nyo? Na mga buwan-buwan? Na nabibigay nyo ba? Tanong lang naman. Eh, hindi ko alam kung nabibigay. Pwede sabihin mo, kung naibigay, di naibigay. Yung mga senior? Asaan? Pero anong ginawa nyo? Bumili ng farm. Ayaw pang ipablog. Malalaman eh. Bili ng bahay. Bili ng sasakyan. Nasabihin, oy, naiinggit yan. Naiinggit. Naiinggit. Eh, may sinasabi ng mga supporter nila. Naiinggit. Anong pakialam nyo sa kita ni Abal? Ayun na nga. Ayun na nga eh. Sabi, 90%. Nasaan na yung 90% ng kita na itutulong? Di ba? Hindi natutulog ang Diyos. Karma is real. Yes, Ma'am Christine. Dahil kung hindi naman kayo iwanan ng mga sponsor, ng mga viewers, kung maayos yung pagpapalakad nyo. Yung mga ano nyo, yung pagtrato sa mga viewers at sa mga sponsor lalo. Yeah, may napanood ako, may nagbenta ng bahay dahil wala nang makain. Kaya nga, wala. Feeling nyo kayo yung ano, lagi biktima.
pag kayo ang nasasabihan ng hindi maganda. Eh, totoo naman. Hindi naman mga sinabi ko ba, gawa-gawa lang, kwento-kwento lang ba yun? Imbento ko lang ba yun? Hindi, totoo naman. Ngayon lang uli ako nag, ano, yung ganito, nag-reaction. Hindi ko pala alagpasin yan, yung kay Bal Santos na yan. Banggitin mo uli yung pangalan ko. Babanggitin uli kita. Brian Quinto, salamat. Ako, kami ang kauna-unahang namulat dyan. Kami yung kauna-unahan na umalis dyan sa Kalingap. Dahil hindi na tama talaga. Lalo nang ipinasok nila yung mga tao, yung mga balahurang aso. Hindi ko talaga maatim yung sinanay ligaya, yung sabihan mong unggoy, mag-inang unggoy, 87 years old. Ang respeto sa matanda, ito naman pastor na to, hinayaan. Hinayaan niya na ganun-ganunin. Ito pang sina Mylin, pinalapa. Kung may naggawa mang mali si Mylin sa buhay niya, maling desisyon, sabihin na natin. Dapat itinama nyo na lang. Itinama nyo, inayos nyo. Hindi yung pinalapa nyo. Kaya yun, nag-umalis na. Kaya umalis. Yun naman yung totoo eh. Eh kung maganda ba yung trato nung sa kanya? Ano man yung pag-uugali ni Mylin? Given, kunwari na, sige, sabihin na, na hindi maganda yung ugali ni Mylin. O kayo yung nakakaalam. Kayo yung naging kasama. O di tama nyo, iwasto nyo. Ayusin nyo. Ganun yung pagtulong. Inaayos, hindi pinapabalahura. Joel, pag thumbnail mo si BSM, yung pinakapugi na picture niyang gamitin mo para hindi ma-shoot sa mga thumbnail pa. May ganun vlog shoutout. Lorena TV. Kasi yung totoong pagtulong ha, kung ang puso ay pagtulong, aayusin. May problema, may pagkakamali, ayusin, kausapin ng mahinahon. Minsan hindi madadala sa isang beses, dalawang beses, tatlong beses, sabi na beses. Pero yung ipalapak mo dun sa mga asong ulol mo, eh yun ang hindi tama. Yung ba ang makatao, yung ba ang makadiyos na gawain? Ipinuno ka, pastor ka eh. Dapat ikaw yung nangunguna. Sana dapat ilagay mong ano, every Sunday punta kayo doon sa church. Para kung may mga pagkakamali man dito at hindi malinaw sa pag-iisip ni Mylin, eh doon ay maliliwanagan, magiging mabuting tao. Nandun, yun yung pagtulong. Kung hindi man ganun ay yung hindi mo dapat ipabalahura itong mga taong ito. Tapos nung ako yung binabalahura na dahil sa pagtatanggol ko kay Nanay Ligaya. At ako na yung mga pinagbintangan ng pagbabago ng bata. Kasi nagpunta siya ng ilang beses doon si Narab para i-vlog yung bata, hindi nila natagpuan. At nung nakita ay umiiwas yung bata, ay kasalanan ko. Ang galing ko naman. Galing ko naman magsulsul kung ganun. Hindi nila balikan yung nakaraan. Nagkasakit yung bata dahil pinabayaanan nila, sinamasama nila doon sa pagbablog, nakainitan, pinakain ng mga kung ano-ano, sumakitan dyan, dinala sa hospital, ni hindi man lang tinawagan ni Rad kung anong nangyari, kumusta na yung bata, sinabi naman na nagkasakit. Tapos nagalit na yung bata nga dahil hindi siya inano, hindi na siya binalik, hindi na siya kinumusta or hindi na siya binalikan.
Tapos ay sa akin sa ano? Sa akin isisisi. Siksik liglig umapo lang kalukuan. Yes, Sir Ed. Siksik liglig talaga umapo. Magulang si BSM pero yung ginawa niya kay Mylene at Mark ay kademonyuhan. Bakit yung si Mark? Kung maganda rin yung trato, maging ano, bakit umalis? Ay yung si yung bata, si Jimel, hindi umalis kasi bata yun. Wala namang kakayahan yun. Wala namang kakayahan. Totoo bang naalagaan yun? Bakit? Kung totoong naalagaan yun dun, matagal na palang sira yung bisikleta at naglalakad pupunta sa school yung bata, eh hindi pinapaayos. Kung hindi pa pinuntahan ni 20 Boy, hindi pa si 20 Boy yung nagpagawa. O, tapos nitong huling vlog ni 20 Boy, parang nakita ko na ang walang bisikleta ulit. Flat. Nasaan na yung mga alipores niyang liligid-ligid kay Rab at hindi ayusin? Kinukumusta malamba nila yung bata sa ano, sa kung pumapasok. Kung ano yung sinasakyan sa pagpasok, kung may nasasakyan. Parang wala. Wala namang gano'n, no? Tanong lang. Naisabi ni BSMA, tanong lang naman. Gonna be Cecilia Watanabe, love shoutout. Pati si Tatay Buwan, di na nakaligtas kay BSM, sinabihang matandang sawsawir. Wala din sa hulog talaga si BSM. Natural. Naka-public kayo eh. Public image. Natural lahat. Pwedeng sumawsaw. Lalo na kung reactionist. Ang reactionist gusto, pwede mag-react kung kanino gustong mag-react. Pwedeng sumawsaw kung kanino gustong sumawsaw. Oh, ay kung yung mga, kunwari, si Buwan TV, pagbayan ay ano, nag-react dun sa TBJ or sa Itbulaga, sasabihin ba dapat ng mga taga-TBJ? Ba't nakikisawsaw ka rito? Hindi ka naman taga rito. Dapat ba ganun? E di, i-private nyo yung inyong mga video kung ayaw yung kayong masawsawan. Ayaw nyo palang masawsawan. Buking ka na, Balbala. Yan. Tama-tama yung pangalan mong Balbalasubas. Sa kang Balasubas. At tuloy nga kang pastor. Huwag na raw akong yung puso ko daw. Yang si Jewel, bayot yan. Oh. Ikaw ang bayot. Baka pag nag-sparring tayo, hindi ka tumama sa akin. Eh. Kahit mas matangkad ka sa akin. Yung mga kilala. yung sumasawsaw, yun yung alam na katotohanan. Kasi nadadali eh. Nadadali. Kasi totoo. E paano ba yan? Yung comment ko nga, pinapansin. Pinapansin. Nagpastor siya para maraming maharbat na mga sponsor, pero hindi lahat ng mga viewers, subscribers, supporter, naging bulag sa malaking gawain niya. Kaya, nung una talaga, di ba kung natatandaan nyo, 2 years ago, yung kasagsagan nung nag-issue sa akin, yung kung paano ako nilapak. Lahat ng video ko, kasi that time, yung thumbs down, pinapakita eh. 1,000, 1,500 na thumbs down yung aking mga video tungkol dyan. Mga nagpapaliwanag ako. Paliwanag ako. Walang katapusang paliwanag. Pero, hindi nila tinatanggap yung paliwanag ko. Sinamahan pa itong mga aso. Tuwan-tuwa. No, lahat yan, mga yan. Bupil, Nets,
sangkay, lahat. Lahat ng reactionist, ilan pa yung reaction, pati nga yung mga hindi kilalang reactionist, naki-reactionist, naki-reaction na rin sa akin. Eh. Kasi pag ang topic nga naman si Joel Salcedo, ang daming viewer. Dami, nagsulputan yung mga reactionist dyan. Makiki-react, views eh. Pero saradong isip, sarado. Pero unti-unti lumabas yung katotohanan. Unti-unti may mga nakakaintindi na sa akin, yung pinaglalaban ko, naiintindihan yung sinasabi ko about sa 3 million, about sa educational, hindi yung 3 million na ibinigay na ganyan, na ibibigay. O ito yung 3 million. Hindi yun doon. Kasi kaya daw nagbago dahil doon sa 3 million. Hindi nga nila alam yun eh. Kami lang mga sponsor ang nakakaalam nun. Basta alam lang nila educational plan. Kami lang ni Ninang Alma ang nakakaalam nung magiging benefits nung pagdating ng araw. Yung sa pag-aaral at yung magiging kita pagdating ng ganung taon. Kasi kung walang tinatagong baho, di ka takot makisawsaw kasi kaya mong paglabanan sarili mo. Yes, Agnes. Matagal na akong di sumabay sa kanila, Rochelle na lang ako. Ay, mabuti pa. Huwag nyo nang subaybayan yan. Wala namang kwenta. Diyan na lang kayo kay Rochelle. Tsaka kay, ano, kay Ruel. Diyo, Roland. Kaya mo na, Kuya Joel. Mag-reaction sila. Sikat ka na naman. Bukas pansin yan ng mga content ni Brother Jose. May Japin na sigurado nag-screenshot. Sabihin, sumausaw na naman. Ano ang may hilig mag-screenshot yung mga yan? Baka gusto nila ibigay mo sa kanila yung cash dagdag. Yeah. Magano, yung sa mga dyan, yung mga nagko-comment na nasa na yung 3 million, maghanap kayo ng ahente ng PhilAm Life o ng AXA Philippines. Ano, AIA Philippines, AXA Philippines na ngayon eh, yung PhilAm. Educational plan. Tingnan nyo, ibibigay sa inyo yung charts. Yung chart na ito, pag ganito yung hinulog mo, ito yung binayaran mo, pagdating ng ganitong tot ng year, ito yung kikitain. Pero yun ay not guaranteed. Ibig sabihin, not guaranteed, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende sa stock market. Depende kung saan binilagay yung pera at saan ininvest. Nagbabari. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, pwedeng doon sa kanilang kanilang ina-expect na kita ay maaaring lumagpas pa. Maaaring lumagpas pa. Kaya nagiging 3 million, I think meron pang 10 million, may 24 million sa 10% na interest, may 6% and may 4% interest. Hindi nyo kasi maiintindihan yun. Dahil yung mga nag-question na yun, hindi nyo maiintindihan yun. Unless na kayo mismo yung kumuha ng educational plan or ng investment. Alam na alam ko yan. Kasi zero age pa lang yung anak ko. Kinuha ko na yan sa PhilAm Life. Kinuha ko na, anak ko, zero age. Ngayon, 21 years old na yung anak ko. At yun yung kinikita ng anak ko. Ngayon, na nag-aaral siya dito sa Italy, ng college. At ang trabaho ko dito sa Italy, ang isa sa mga trabaho ko sa insurance company. Kaya alam na alam ko yan kung paano. Kapag may pera yung anak ko, kung saan ilalagay, kung saan i-invest para pagdating ng araw, magbe-benefit siya. Kikita yung pera ng anak. Yun yung ginawa namin kay Jimel. Kahit yan ay pagdating ng college, sa uli ni Jimel, ni Rab kay do sa ina, walang problema. Kasi may future, ano na yan, may future plan. College plan.
Ang tanong, may background kaya si Jemel, kawawang bata, kung walang background? Eh, yun lang, di natin alam, ma'am, nicely. Hindi naman ibibigay pag di umabot o makatapos ang bata. Meron din ako yan. Hindi, depende ho. Depende sa anong klase yun. Yung pong ano, basta pagdating ho niya ng 18, ibibigay ho yun. Ibibigay. Kasi check po yun eh. I-deposit lang yun ang i-deposit every 6 months. Kasi first semester, second semester, di ba sa atin. So every 6 months, i-deposit yung check doon sa bangko nung bata. At tapos yun ay i-withdraw yung bata para gamitin sa kanyang pag-aaral. At bukod doon, kapag nakagraduate yung bata, meron pa silang gift. Yung gift, yun lang yung sa kanyang educational fund. Meron pa yung investment. May part pa yun ng investment na yun yung nag-accumulate every year. Hindi mo yung kinuha ngayon, mag-accumulate yung interest at yung capital. Kaya palaki yun ang palaki. Nasusurprise sila kasi, wow, 3 million. Totoo yun. Hindi ko yung gawa-gawa. Galing yung tabulation sa company. Si Cides, lagi kasing naglalakad si Sir Joel kapag kamalang palaboy. Bakit? Hindi naman ibibigay pag ang tanong, may natabangan na rin ako sa Rochelle S. ginawa ni Roel, umiwalay sa mga kasamahan. I mean, sir, kung nakunan niya yung rab ng pag-account kasi daming views eh. I don't think so. Kami nag-try, inopen na namin ang bank account dyan si Jimen. Pero since na minor si Jimen, kay Nanay Ligaya nakapangalan. Which is dun, si Ninang Berry, naglalagay ng pera. Still, para kay Jimen pa rin. Matatawa, natutuwan sa Usawera, may content na naman sila. Walang kalayaan ng bata. Sadya. Wala naman. Di man la, sana man lang eh, di na pinapadalaw nila kay Nanay Ligaya. May Saturday, Sunday, holiday, so walang pasok. Kung ano ha, kung talagang makatao yung kanilang ginagawa. True Joel, yung anak ng barrio, kumuha rin ang plan na yan. O, di ba? Pero nung dati, walang, yung mga una pa, walang nakakaintindi doon sa mga paliwanag ko. Wala nakakaintindi. Ang isip lang nila, pinangako ko yung 3 milyon, kaya nagbago na sina Nanay Ligaya at sina Tia Maribic. Ano magbabago yun? Eh, hindi nga nila alam yun. Magbabago, hindi nga nila alam yun. Hindi naman namin pinaliwanag yun. Eh. Na ganito, basta ang alam lang nila, pumirma lang yung guardian na si Tia Maribic. Wala silang kaalam-alam. Pero yun ang ginawa nilang issue. Na kaya nagbago ay dahil doon sa pinangako ko doon 3 milyon. Pagkakatanga. Kaya nga, Sis Mandiamo. Ayan nyo na, sir. Yan. Basta tuloy kayo sa pagbigay ng blessing. Kaya nga. Grabe, gumawa talaga yung issue sila. Masiraan ka lang. Sobra. Ewan ko, Ma'am Agnes, kung that time, nandito ka na. 2 years ago. So, guys, hindi na po papaalam na po muna ako ngayon. Maraming salamat po sa 147 na live viewer. Yun lang, doon lang po ako nag-focus sa ano na yun, sa isang pastor na lumabas sa kanyang mga bunganga, sa kanyang bibig. Pag nakita ko yung pastor na yun, wangating ko pa yung bibig niyan eh. Bubuyan si Rab na mamasboy, dumididi pa kasi. Isa pa yung Rab na yan. Sinabi ko na,
nakiusap pa ako. Wala rin bayag, wala, hindi rin marunong magsalita. Maano ba naman yung sabihin niya? Mga kalinga, si Joel Salcedo po ay pumayag po ako na i-upload yung video ng bata ni Jimel. Pumayag po ako. At sana, kung hindi man siya, kung labag man sa loob niya yun, edi sana, ganun ba sabihin sa akin na, ang tawag niya sa akin ay, ano ba tawag niya sa akin, kuya? ganun. Baka po kayo mabash, huwag nyo na hong i-upload, delete nyo na lang. O di sana dinelete ko, hindi ko na pinagpatuloy. Ay, hinayaan niya ako mag-upload. Akala ko naman kasi kalingap ako. Ayun naman pala. Kalingap-kalingapan lang pala ako. Hindi naman pala ako kalingap. At kailangan pala yung mga registration. Ayan, ako. Ang sponsor lang. Na lahat ng subject nila, eh, halos in-sponsoran ko. Nanay Ligaya, Jimel, ano ba, ang dami na yung mga ibinigay doon sa mga ano, na sila lahat yung nagbigay. Tapos sabi nyo, dumayrek kami. Nasaan yung direct? Naman kami tumayrek, eh, lahat nga sa kanya. Binigay namin yung sponsor. Binawasan pa nga niya, hindi niya binibigay lahat. Lahat ng dapat ay buong ibibigay mo, babawasan mo pa. So, saan ka nakita ang vlogger na binabawasan yung binibigay ng sponsor? Yes po, Ma'am Cecilia. Tapos sasabihin lang niya, yun lang hinihintay ko nasabihin, pero hindi naman niya sinabi, kaya yun. Talaga nasira yung ano, nasira yung image ko, yung pagkatao ko, nang dahil dun. Eh wala, wala, million sila eh. Anong magagawa natin? Eh ako, ilan lang subscriber ko? 4,000. 3, 5, 4, 4,000, ganyan lang. Ano ba labang ko? Pero hindi ako nagpatinag. Diretso pa rin ako. Yes, nice lead. Hindi naman talaga. Hindi naman lahat. Hindi niya binigay. Hindi niya binibigay. Yan o, Bella Thompson. Na alam ko na kasi ilang beses na ako nagbigay para kay Malibon. Walang amount na sinasabi. Kaya nga eh. Walang amount talaga. Basta ibibigay. Buti, tapos tinatawagan namin, pinapabilang namin. O magkano? Wala, may kulang talaga. 14,000 lamang. Sigurado po kayo? Oo, sigurado. O 14,000. Nagkulang. San? Baka nalaglag. Nalaglag. Ay, nako. Pero mga damit niya, ako nagbigay lahat, di ba? Yes, oh, mga damit. Para kay Nanay Ligaya. Doon binibigay kay... Sa iba binibigay. Hindi binibigay doon kung kanino dapat ibigay. Kapag doon, para doon, doon mo ibigayan. Kasya man yan o hindi, doon mo ibigay. Ang magdi-decision nun, yung ano, yung pinagbigyan, kung kanino niya ibibigay. O sabihin mo doon sa nagbigay, sa ano, ay ito po hindi... Hindi, sa tingin ko po, hindi kasya kay Nanay Ligaya. Pwede ko bagang ibigay doon? O, saka po pwede. Saka mag-decision. Pero pag walang sinasabi, ay huwag niyong pakialaman. Doon yung ibigay ko dapat kung kanino pinabibigay ng sponsor. Kaya pag tinulong daw, huwag nang tanungin saan nila dalhin mo booking. Ayun o, yan ang kagaguhan. Yung bahay pa, yung, di ba, natatandaan niyo yung tiyahin ni Bombay na magpapatayo ng bahay? Di ba magpapatay ng bahay dapat yun? Itatayuan na nila ng bahay? Binilag-vlog na yan eh. Yan eh, yung pinaka naging ano na si Bombay eh. Pinakilala. Pinakilala ni Bombay. Tatay ng bahay. Ako naman itong si Tanga, excited. Uy, patatay ng bahay. Send agad ako ng pera. Patatay yan. Ay, pambili ng pako. Eh, pero parang ni isang pako, wala namang nabili. Wala naman pa akong nabili. Hindi naman napatayuan ang bahay. O, asan na? Di na ba ma-revoke ang SEC nila? Ewan ko lang po. I'm product user Joel Salcedo. Thank you, Ma'am Christine.
Pinagmamalak ni Rab yan, bro. Dekwat. Pag may naamoy nakakaiba, dapat yung nag-sponsor, stop na. Kaya talaga nung ano, yung sa kagustuhan ko na malinis talaga yung pangalan ko dahil that time, sabi ko, wala akong ginawang masama. Bakit ako ginaganito ng mga ito? So, pinilit ko talaga na mag-stay sa kanila. Patuloy ako nag-sponsor. Patuloy na yung ito, yung pag-grupo. Tapos one time, nagbigay ako. Kumita ako ng 10,000 sa YouTube. Sweldo ko. Pinadala kong lahat. 10,000. Plus yung ano pa, yung bigay nung isa kong kasama naming sponsor. So, sinama ko dun sa Ipsinend ko ay BSM. Diyan kay Balasubas. Pag send ko ng ganyan, okay, para saan po ito? Sabi niya, ganyan. Eh, para sa babahay, bahala ka na. Kanino mo gusto ano. Dapat kasi kay Uyang yun eh, yung pabahay para kay Uyang. Noon. Tapos, hindi ko naman sinabi na i-announce na ganyan-ganyan na kung magkano yung binigay. In-announce. Ay, si Salcedo nagbigay ng ano, ng 10,000. Sabi ko, 10,000? Hindi naman 10,000. Hindi lang naman 10,000 yung binigay ko. Sobra-sobra doon sa 10,000 yung binigay ko. Sabi ko, nag-text ako. Kuya, hindi naman 10,000 yung binigay ko. 15,000 yun. Oh, ay ang isip mo yun nung, siyempre, anong iisipin nung nagbigay sa akin ng pera? Ay kinuha ko yung 10,000, yung 5,000 at 10,000 lang yung pinadala ko. Di ba? Ganun. Binawi ba niya yun? Hindi. Binawi ba niya na sinabi niya na, ay hindi po pala, 15,000 yung pinadala ni Joel Sasilo. Marahang kulo. Mamma mia. Oh, Bal Santos Matubang. Isa kang bulaan. Isa kang sinungaling. Isa kang pastor na sinungaling Balasubas. So, tingin mo, nagano pa ako nun? Nagbigay pa ulit ako? Hindi na. Umalis na ako. Hihi, may ganun pala, di ko alam yan, kuya. Di po. Ay, hindi naman kasi ako nagkikwento. Kasi maraming, ngayon na lang ako nagkikwento ulit. Hindi ko naman yan inaano, hindi ko na yan tahimik na nga ako eh. Kumbaga, pa-comment-comment na lang ako, hindi naman ako ganito na nagsasalita. Pa-comment-comment na lang ako. Eh, pinatulan niya yung comment ko, di papatulan din kita. O, sana, pumatol ka lang dun sa comment, nag-comment ka lang sa baba. Eh, pero kung nilive mo pa akong ganyan, si Salcedo, bayot. Gago ka. Sira ulo ka. Mas bayot ka. Baka isa lang ang bayad mo. Baka hindi mo dala ang bayad mo. Pag umalis ka sa bahay niya. Di ba ganyan din ginawa? Sobrang bait mong tao. O kaya Joel, alam ko. Eh kasi hindi na nga ako nagkikwento. Hindi ko kinikwento yung mga ganyan. Dapat bro, pa ako lang talaga pinadala mo. Matitano lang ang mga impact niya. Kaya nga, di ba, may kasama ako nagbigay. Eh kaso, yun lang sinabi. So ang iisipin nung nagbigay, kinupit ko. Pag hindi ka sigurado, huwag mo nang sabihin. Hindi ko naman sinabi, kuya, paki-announce itong bigay ko, ganyan. Wala na sa akin. Announcement, basta nagbigay na ako ng part bilang kasama dun sa ano, international, basta ganun, yung mga sponsor, mga nasa abroad. Pwede sana, hindi ko na lang pala, ano, pinadala yung kinita ko sa YouTube.
mga 10,000, sana'y kinain ko na lang sa restaurant yung pamilya ko. Trinit ko na lang. Nakakain ng bistik. Ng bistik na masarap, na mamahali. Ay, nako. So, guys, hanggang dito na lang. Pagdating sa pera, wala silang pagkatiwalaan kasi friend ko ginawa rin yan. Kaya di na maulit nagbigay. Eh, marami yan, ha? Isa lang ako, isa lang yung si Bella Thompson, isa yung friend mo. Ay, ang dami kaya nun. Dami ba? Tapos kung hindi ko pa, ayun, nasasaka ko na, nung kay Rob, kung hindi ko pa ipapollow up, eto, nagpadala, akong pinaano ng mga ibang mga sponsor, nag-message sa akin. Kasi alam na ako yung ano eh, kasi kilala akong nag-sponsor eh. Kay Rob eh. So, nababanggit madalas yung pangalan ko ni Rob. Eh, yung mga nag-sponsor sa akin, ako yung kinokontak. Kasi hindi daw nagme-message sila, hindi pinapansin, hindi binabasa. Nagpadala sila ng ganito, ganun, ganun. So, ako naman, dahil meron kaming, pag ako kasi nag-message kay Rob dati, sagot agad. O Rob, magpadala si no, ganun, ganun. Paki-check, ito yung halaga, ito yung number, ito yung may mga screenshot ng mga resibo. Ginagawa ko yan kahit hindi ko mga kilala. Ako ang pinipm para mapaabot dun sa kanila yung mga ano na yan, mga sponsor na yan yung kanila. Dahil desperate sila na hindi sila talaga ano. Ay, yung iba lang yun ha. Ay, how much more yung iba pa? Ay, alam ko maraming mga nagpapadala kaya lang. Nasaan na? Kasi hindi yung pinapansin yung message nila. Hindi nandun lang sa account. Nasa account, nag-accumulate na doon, dumami na dumami, eh, kabili na ng bahay na swimming pool. Tama? Tama ba ako? O tamang tama? Eh, kasi Ma'am Alice, walang simpati kasi nga, puro ka-plastikan lang. Nice, Lynn. Masusundan ito kapag may binanggit pa niya ako. Pag binanggit pa ako nitong balas-ubas na to, masusundan ito. So, maraming salamat sa MJ family, sa Team Rochelle na mga nandito rin kanina, na Rochelle and yung Blue Hearts. Salamat po sa inyo. Basta may alam na kami ngayon, kupit. Bitin bro, bukas agahan mo. Sige po, basta pa gano'n. Kasi may mga magiging announcement ako that regarding doon sa mga pagtulong namin dito sa aming channel. So, i-announce ko na rin. Total, marami naman po kayo dito. By December, magkakaroon po tayo ng raffle. Kung sino po, magpapatayo po kami ng bahay kubo or bahay sa isang pamilya na talagang deserve. So, ang gagawin nyo lang po is mag-send po kayo ng mga videos at i-upload din natin, then pagbubutuhan natin yung worst po ha, yung worst na mga walang bahay, dapan-dapa ang bahay, may lupa sila pero ang bahay nila ay kubo, wasak-wasak. So, magkakaroon po tayo ng pabahay by December na siya po yung beneficiary. So, yun po yung magiging ano natin, this one. Of course, ito po ay brought to you by, siyempre, ng ating generous sponsor, Ma'am Lydia Pagdanganan. Ayan. Tsaka po yun yung ating magiging ano, bahay kubo na para dun sa, kasi po may mga bahay kubo po kami na pinapagawa mga worth 60,000. May CR, may kusina, ano po yun, yung talagang bahay kubo po, hindi po yun kulungan ng baboy. Ano, na yung katulad nung engineer na nagpapagawa na parang kulungan ng baboy. So, yun po yung ating mga project. Yes po, makikita nyo po yun dyan sa, ano, sa aking ibang vlog, yung mga naka-thumbnail po dyan, mga bahay kubo na... So sige, salamat po. Paalam po na sa inyo.
masusundin niya ang Brot, Timawas sa content pa, tapos si Bella Supas. Sasagutin natin na Sid. Sid. So, thank you po. Maraming salamat sa iyo. And tulad po na lagi na sinasabi ko, Al Santos Matubang, ito po'y para sa iyo. Piliin po natin lagi ang maging mabuting tao. Bye-bye, ciao, arrivederci.